and training na pinangisiwa ng testa. Sa Training for Work Scholarship Program lang po, umabot na sa 821,962 ang napagtapos. Ano na kaya ang sitwasyon nila? Ayon sa pag-aaral, 71.9% na ang agad nakahanap ng trabaho kumpara sa 28.5% dati. Ang ilang industriya pa nga, talagang puwapalo na dahil 91.26% po ang employment rate ng mga nasa semiconductors and electronics industry. Konti na lang po, 100% na. Naikwento nga po sa atin ni Secretary Joel Villanueva, may OFW na napilitang umuwi. Akala niya wala nang pag-asang umasenso. Nag-aral siya ng Hilot Wellness Massage sa Tesla. Ngayon po, apat na ang branch niya ng spa. Naikwento ko na nga rin noong nakaraang SONA, ang isang PWD na dating barker. Ngayon, escalation supervisor na siya sa isang BPO. Sa Sari-Sari Store Training and Access to Resources Program o STAR naman. May isang Sari-Sari Store owner na kumikita dati ng 800 piso kada araw. Ngayon, 4,000 piso na ang kita niya. Kung susumahin nga po, pareho na ho kami ng sweldo ng benepisyaryong ito. Pero kahit hindi nga ho pareho ang stress na dinadaanan namin. Paano nagawa po ito? Sinanay sila sa bookkeeping, inventory, management, accounting at iba pa. Talagang bili po tayo dahil pati kung paano siguruhin mapupunta sa tama ang dagdag na kita, itinuturo din sa STAR program. Pakinggan po natin ang isa sa mga nakinabang sa programa ng TESDA at ng Coca-Cola.